Panginoon, pumawit ng kagalakan, at tugtugi ang gitara, at ang kayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Nung mga araw na iyon, nang makarating sa Paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng Paraon ang kanyang mga karuwahing pandigma at kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 karuwahing pandigma kasama ang lahat ng karuwahe sa buong Ehipto, bawat isa ay may sakay na punong kawal. Ang Paraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nuoy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Paraon sakay ng kanilang karuwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Piharirot, sa tapat ng Baal Sefon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, Wala na bang mapaglilibingan sa amin, Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin?
Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, "Laksan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo, lalo kung pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Poon ay ating awitan sa kinantaniyang tagumpay." Poon ay ating awitan sa kinantaniyang tagumpay. Ang Panginoon ay atin ngayong awitan sa kanyang kinantang dakilang tagumpay. Ang mga kabayot, kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat, lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya't pinatatag, siya ang sa aki nagkupkop nag-ingat, Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinantanyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginooy kanyang pangalan, nang ang mga kawal ng paraon sa dagat ng mga tambo ay nangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sa sakyay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinantanyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang ang katulad, walang kasing lakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng alat, nangagdurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinantanyang tagumpay. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyo ang lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, "Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sasa ilalim ng lupa."
Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito. At ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hama kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mahilig ba kayong humingi ng tanda sa Panginoon? Mahilig ba kayong humingi ng tanda sa Panginoon? Yung bawat desisyon na gagawin, laging, Lord, give me a sign. Ganyan ba tayo? Laging nahingi ng sign sa Panginoon. At kapag binigyan ng Diyos ng sign, sinusunod nyo ba? O hihingi ulit kayo ng ibang sign para sumang-ayon sa gusto ninyo? Sasabihin, Lord, meron pa po bang ibang sign? Ayaw ko po nito. Diba? Kung minsan ganyan tayo, hingi Lord, hingi ako ng sign. Gusto ko po talagang bigyan niyo ako ng palatandaan. Pag binigyan kayo, sabihin niyo, Lord, parang hindi ito yung gusto ko ah. Ganun tayo mga minamahal ko mga kapatid. May mga pagkakataon sa buhay natin na lagi tayong humihingi ng tanda mula sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, napakinggan natin na humihingi ng tanda ang eskriba at mga pariseyo kay Jesus. Sabi nila, Guro, maaari po bang pakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? At anong naging tugon ng ating Panginoon? Sabi niya, lahing masama at di tapat sa Diyos. Nagahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan nang nangyari kay Propeta Jonas. Tila ba sinasabi sa kanila ng Panginoon, naghahanap pa kayo ng tanda? Nasa akin na ang lahat ng katangian ng hinihintay ninyong Mesiyas. Bakit hindi ninyo makita? Hindi niyo pa ba ako nakikilala? Hindi niyo ba ako kayang tanggapin? Dakila ang Panginoon, ngunit hindi nila nakita ang kanyang kadakilaan. Makapangyarihan ang Panginoon, ngunit hindi nila pinahalagahan ang mga himalang ginawa ni Jesus. Sinusubok pa nila ang Panginoon, pinaghahanapan pa nila si Jesus. Sa buhay natin, mga minamahal ko mga kapatid, may mga pagkakataon na sinusubok din natin ang Diyos. Sabihin natin, Lord, kung talagang nandyan ka, bigay mo nga ito sa akin. Lord, kung talagang totoo ka, tanggalin mo nga ito sa akin. Lord, kung nandyan ka, bakit kulang ako? Bakit naghahanap ako? Mga minamahal ko mga kapatid, araw-araw tayong binibigyan ng Diyos ng mga tanda. Patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng mga biyaya ang kanyang pagkalinga at pagpapagaling, ang kanyang pagpapatawad at ang kanyang pagmamahal. Buksan natin ang ating isip at puso. Sumampalataya tayo sa kanya upang maramdaman natin ang kanyang pagliligtas at walang hanggang pagmamahal. At kapag nakita natin ang Diyos sa buhay natin, kapag naramdaman natin ang kanyang presensya,
hindi na tayo maghahanap pa ng tanda. Hindi na natin kailangan pa ng tanda sapagkat si Jesus ang pinakadakilang tanda, pinakadakilang pagpapatotoo ng pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. At kapag kasama natin ang ating Panginoon, hindi tayo mapapahamak. Wala tayong katatakutan. Wala tayong pangangambahan. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kumulin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang manghandog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpala nga paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin, sa araw-araw. At patawarin mo kami sa mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakaroon.
Patuwag mo kami, ipahintulot sa tukso at iyaliya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adiya, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bye.
Sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibiling kalusugan at kabuhayan.
di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa natin ang pagsaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirements of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang kligo, clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basuran sa likod at gilid ng ating simbahan. Pinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan. Tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layunin ng pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ay pinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyo pong makikita mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedule noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay sa ayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod nga ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa'yo titipayan, kanyang pagkalinga tabang, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.